Kamusta ka na kabayan? Sana nasa maayos kang kalagayan. Alam namin na madami sa atin ang nakaranas ng mautangan at hindi na binayaran. O kaya naman ay maskam ng mga kaibigan o kamag-anak. Napakahirap mapunta sa ganitong sitwasyon dahil ang perang pinahiram natin o kaya naman ay na-invest ay perang na ating pinaghirapan, pinagtrabahuan, at pinagtiisang ipunin. Pero napunta lang sa wala. Ang masama pa nito ay yung mga tao na nanloko at umutang sa atin ay may mukha pang ihaharap para magalit kapag sila ay siningil mo o kaya naman ay mag-aastang kaawa-awa. Pero sa social media, ay makikita mo na nakikipagsabayan pa sa pabunggahan ng mga gamit at pagkain. Sa panahon ngayon mahirap ng magtiwala at maniwala, kaya dapat dobling ingat mga kabayan. Bago ang lahat, gusto namin kayong imbitahan na mag-subscribe sa aming channel na The Wise Kabayan. At panoorin mo na din ang iba naming video na available sa aming channel dahil madami kaming tips para sa iyo kabayan. At sa video na ito ating tatalakayin ang 5 tips paano makaiwas sa mga scam at mga mangungutang. Kaya simulan na natin. Number 1. Matutong humindi. Learn how to say no. Ikaw ba ang taong puro si oo na lang, oo dito, oo doon, at oo sa lahat ng bagay? Alam mo kabayan, hindi maganda ang puro na lang oo sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao sa paligid mo. Madalas kasi, yung ibang tao ay nag-take advantage na sa iyo dahil alam nila na hindi ka marunong humindi. Hindi masamang tumulong, pero dapat lahat yan ay tinitimbang at pinag-iisipan mo. Talaga bang makakatulong yan sa kanila at sa iyo, o gusto lang nila na gamitin ka at ang kahinaan ng loob mo? Huwag kang papaabuso kabayan, huwag mong hayaan na gamitin ka ng mga taong masama ang ugali at intensyon. Number 2. Gamitin ang utak at huwag ang puso at emosyon. Ikaw naman kasi, puro kasimpatsya dyan sa mga kakilala mo. Hindi mo na naisip na baka naman ay, nagpapaawa effect lang yan, para makuha ang simpatsya mo sa kanila. Sa panahon ngayon dumadami na ang artista, yung iba nga dyan kung umarte ay pang-famous award na. Normal lang na tayo ay maawa sa kapwa natin, dahil human nature yan. Pero ang mga taong may masamang intensyon, at masamang balak sa iyo, ay gagawin lahat para pumanig, makinig, at simpatya ka sa kanila. Ang dali ng gumawa ng kwento na makabagbag damdamin, at magmukhang kaawa-awa. Pero hindi kasi natin nakikita na sa likod ng kaawa-awang kwento, at mukhang iyan, ay meron silang masamang balak. Gamitin mo ang utak mo kabayan, huwag kang padedala sa mga awa effect ng mga yan. Intindihin mo ang sitwasyon, magtanong ka sa mga kakilala mo, at kakilala ng taong nagmamakaawa sa iyo kung totoo ba ang mga kwento niyan. Baka kasi hindi lang naman ikaw ang unang nilapitan niyan. Ugaliing mag-research at magtanong, timbangin ang sitwasyon. Number 3. Huwag maniwala sa mga magandang pangako. Sabi nga nila, if it's too good to be true, kabayan, magduda ka na. Madali tayong ma-attract sa magandang mga promotion, mataas na balik na interest rate, buy one take more, or kung ano-ano pa, na sa tingin natin na madami tayong makukuhang freebies, o malaking balik ng pera natin na itaya. Ang ending, tayo ang nadaya. Kahit nag-ingat ka na, at pinag-aralan mo ang sitwasyon, malaki pa din ang chance ang mascam o madaya ka. Bakit? Kasi ang mga taong mandiraya at scammer ay may mga katangian na magpapaikot sa utak mo. Magaling silang gumawa ng kwento na magpapahumaling sa iyo na maniwala ka sa kanila. Gaya nga ng nauna naming sinabi sa tip number 2, gamitin ang utak. Pag-isipan ang mga bagay-bagay at humingi ng payo sa mga kapamilya. Number 4. Huwag kang tanga. Kung naloko ka na nung una, tapos nagpaloko ka pa ulit, kasalanan mo na yan. Masakit bang marinig yan? Pero iyan naman ang katotohanan. Madalas kasi gusto natin na isisi sa iba ang mga bagay-bagay. Dahil nakakagaan ito ng loob natin, natural lamang na gawain ng tao iyan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama yan. Kaya naman ay mag-ingat ka, kung yung nanloko sa iyo ay nagbabalik para kunin ulit ang loob mo, ay mag-isip-isip ka na at huwag kang tatanga-tanga, dahil ang mga manloloko, mahirap na yan magbago. Natural na sa kanila ang manloko, at paulit-ulit lang nilang gagawin ang manloko ng tao. Ang tiwala, mahalaga yan kaya pag winasak ng iba dapat matuto ka na. Mahirap nang maibalik yan, isipin mo na lang na ang tiwala ay isang baso. Once binasag na ng manloloko ang baso,
na sumisimbolo ng tiwala mo, ay hindi mo na maibabalik ang baso sa dati nitong anyo, gaya ng tiwala na winasak ng panloloko. Number 5. Unahin mo ang pamilya mo, hindi yung mga kaka mo. Ano ba yung kaka? Kabayan. Kaka. As in, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, karelasyon, katrabaho at kung ano-ano pang ka. Iyan, alam mo na ang mga kaka. Kaya dapat lagi mong isipin, at isa puso, na ang pamilya mo ang dapat mong iniisip at inuuna bago ang iba. Ang pangangailangan, seguridad, at gastusin ng pamilya mo, ang lagi mong iprioridad. Kaysa ang pagtulong sa mga taong manluloko, mangungutang at mga scammer. Dahil sa huli, kayo lang ng pamilya mo ang magtutulungan sa lahat ng bagay. Kung yung panggastos mo para sa pagkain, at pambayad ng bahay ng pamilya mo, ay itinaya mo sa sugal, o ipinautang mo sa taong alam mo naman hindi nagbabayad. Ano na ang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya? Diba sa huli mamomblema ka, kung saan kukunin ang pera na para sana sa pagkain at pambayad ng bahay? Kaya uulitin namin, unahin mo ang pamilya mo, at hindi yung mga kaka mo. Ang mga tips o payo namin ay sana maging gabay sa iyo kabayan. Masakit man ang mga nangyayari sa atin, pero ito talaga ang realidad. Ang katotohanan ng madaming tao ang manluloko, kahit kamag-anak, kaibigan, karelasyon mo, at kung sino-sino pang kakayan. Be wise kabayan, maging maingat, at huwag magpadala sa emosyon agad-agad. At dahil nandito ka na din naman sa aming channel, check mo na din ang iba naming mga videos. 5 tips para makaipon ng pera. 5 tips dapat itigil para mapabuti ang buhay mo. At 5 tips paano magkapera. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panonood ng video na ito, at kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe. Ingat ka kabayan!